Yo, what's up mga guys? Magandang umaga, tanghali man o gabi, saang sulok ka man naroon sa mundong ibabaw na ito. O dito guys, Senator Amy R. Marcos, nakakagalit, nakakabagabag, at nakakalungkot. Ayan guys, sabi niya mismo yan ha, sa kanyang post, dito sa kanyang Facebook. Ayan, oh. Oh, Senator Amy Marcos. Usapang smuggling na naman. Bigyan naman natin ng katarungan ang mga magsasaka na pinaka-apektado sa isyu na ito. Ikulong na ang mga smuggler. Nauna. Oh, di ba? Nako po, nako po. Nababagabag ako sa mga aligasyon patungkol sa smuggling na ito. Lalo na't personal kong nalalaman ang mga paghihirap ng ating mga kababayang magsasaka. Para sa kanila at sa ngalan ng katarungan, marapat lamang na maring imbestigahan na ang akusasyon ng walang halong takot at pagpabor hanggang sa malaman natin ang buong katotohanan. Wala na sanang postponements. Ayan. Kasi nga, pinospon daw yung hearing. Nako po. At nag-meeting daw itong si Pangulong Marcos, si Subiri at si Martin Romualdez. Subiri, Senate President. At si Martin Romualdez, Speaker of the House naman. Ano kaya ang napag-meetingan? Bakit ipinospon? Pati si Manang Aimee, oh. Wala na sanang postponements. Meron ba silang niluluto? O meron ba silang iniiwasan? Nako po, nako po. Nangangamoy, nangangamoy. Nang sa gayon, matapos ang maraming taon ng paglusot at pagsalag, makulong na ang mga kriminal, smugglers at mga walang malasakit na pasimuno nitong malawakang pagsasabotahe sa ating agrikultura. Naku po, agrikultura. Manang Aimee, sino ba ang nasa agrikultura? Ang iyong presidenteng kapatid? Naku po, nakakagalit, sabi niya, nakakabagabag at nakakalungkot. Senator Amy R. Marcos, January 31, 2023. Ayan, mismo na po ang kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos ang nagagalit na, nakakagalit ng araw, at nakakabagabag, at nakakalungkot. Naku po. Ano ba yan, Mr. President? Bigyan naman natin ng katarungan ang mga magsasaka. Yun na nga, at nagpapakamatay na nga yung iba. Eh, sabi ni Mr. President, ang solusyon daw ay importation sa mataas. Eto, mukhang susunod na, iba na naman ang tataas daw, yung bawang na naman daw. Ayon dito kay, nako po, nako po. Pakinggan nga natin itong sinasabi ni Madam Maharlika. Raw, gising ang mga staff ng Committee on Ways and Means. Sino kaya ang kumausap sa kanila? Bakit dinelay itong hearing na ito? Dahil hindi pa naluluto yung script o hindi pa kayo nakakahanap ng substitution o proxy o clone nitong si Michael Ma? Kasi lumalabas, you know, yung mga ano ngayon, yung mga bayarang mainstream media na nagtatanggol syempre dito sa isyong ito na may pinapalabas silang ibang istorya. Okay? May pinapalabas silang ibang istorya. At maaari daw itong Michael Ma na ito ay hindi naman yung kasama ni business partner ni Mrs. President at ni Martin Araneta at ni Franz Imperial sa China-Philippines Unified Enterprise Business na ito or Enterprises Incorporated. So ngayon mga palangga,
Nakita naman ninyo bakit natarantang i-delay ang hearing. Doon pa lang kaduda-duda na yon mga pala. May papakita akong picture sa inyo. Sulat ko lang ito, baka makalimutan ko. Tungkol sa sa kasinungalingan, connected kay Clarita Carlos. Ayan, palakpakan natin ang bagong miyembro ng aking asosasyon. We Creation, thank you so much. Sir Zoro, you're there? Alright. So ngayon, ang pinapalabas nila, wala daw ebidensya, ang pagkaka-connect. Ito si Taning talaga, talagang bayaran talaga yan eh. Tingnan niyo mga yan, di ba, paaral-aral sa London, pero ng bayan. Extortionista. Kahit anong gawin niyang panglilinlang sa inyo, bukas ang isipan ninyo. Well, yung mga hindi nalilinlang, talagang hindi kayo nalilinlang. Saan ka nakakita na dating dugyot? Okay? Dating dugyot na sumisinga sa kanyang social media, nagmakaawa na mamamatay na in 6 months here in California. At nanghingi sa inyo, kailangan natin iulit-ulitin para hindi nyo nakakalimutan kasi sabi nila mga Pilipino, madali daw makalimot. Yang si Taning na yan, okay, na for sure, ampun yan ni Mrs. President. Diyos ko naman, i-deny pa ba natin yan? Iko-cover up pa ba natin yan? Diba? Na binigyan yan ng mga official documents para, you know, like yung mga applications, okay? Yung mga applications ng mga tao na ipinagyayabang na may hawak siya ng lahat ng mga yun, di ba? Kumusta naman? Magkano ba ang sustento sa'yo ni Mrs. President para pag-aralin ka? At para magpabalik-balik ka ng Japan? Na dati ka lang, 2017, na nangingikil sa iyong viewers. Nang loloko ka, manloloko ka, wala kang kredibilidad. Kahit ano gawin mong acting sa buhay, humarap ka sa salamin, bayaran ka. Kasama mo na si Tuning. Dalawa kayo to destroy someone. Here, mga palangga, you know, ang laban natin dito, hindi na para sa politiko na sinuportahan natin, kundi para na sa katotohanan. Mismo, si Senator Amy, nagsalita na today. How many hours ago to? 5 hours ago. Okay. Basahin ko lang yung hindi pa nakakarinig. Sabi ni Manang Amy, nakakagalit, nakakabagabag at nakakalungkot. Usapang smuggling na naman. Bigyan naman natin ng katarungan ang mga magsasaka na pinaka-apektado sa isyo na ito. Ikulong na ang smuggler. Now na. Okay, presidential sister. Okay? Ito pang sabi niya, nababagabag ako sa mga aligasyon patungkol sa smuggling na ito, lalo na't personal kung nalalaman ang paghihirap ng ating mga kababayang magsasaka. Para sa kanila at sa ngalan ng katarungan, marapat lamang na maaring imbestigahan na ang akusasyon ng walang takot at pagpabor hanggang sa malaman natin ang buong katotohanan. Wala na sanang postponements nang sa gayon matapos na ang maraming taon na palusot at pagsalag. Makulong na ang mga criminal smugglers at mga walang malasakit sa pasimuno nitong malawakang pagsasabotahe sa ating agrikultura. Nakakagalit, nakakabagabag at nakakalungkot. January 31, 2023. Kung natatandaan ninyo, sometime in August last year, nagsalita din to si Manang ninyo, si Manang natin. Hanapin ko na yung sinabi ni Manang. Sabi niya, huwag ninyong niloloko ang ading ko. Okay, sabi niya dito, the authorized and fraudulent use of office of the president to justify the importation of sugar is ultimate proof that the thick-faced agricultural smugglers are lording it over the Department of Agriculture. An immediate reshuffle of the DA's highest official is urgent to dismantle criminal syndicates within the government. Eh, paano na rin? Wala namang na-reshuffle dahil si, you know, si BBM ang ano dyan, ang department head at lalong lumala. Ang sabi pa ni Taning, tanggalin lang daw si Vic Rodriguez, dating executive secretary back then, ay, you know, kalahati ng problema ng administrasyon ay mawawala na. Eh, bakit ngayon? Bakit samot-sari ang mga problema? At bakit laging inuugat dito si Vic Rodriguez sa issue na wala na siya, nananahimik na yung tao? Right? Nananahimik na yung tao, di na drag nyo pa. Ang sabi nyo, pag tinanggal nyo siya, magiging mabuti na ang kalakaran ng Marcos administration. At yung mga binintang ng mga, you know, yung mga nagsisend sa akin na mga, ano, yung mga palanggay, yung mga talagang gustong akala na siguro siya nga bells ang lola ninyo na pagpapapatulan ko na ganito, ganyan, ganyan, si Vic may ganito, ganun, ganun, ganun. Wala akong pakialam kay Attorney Vic Rodriguez. We're not friends. I don't know that person. Ngayon sinasabi, eto daw, may mga perang ganyan. Eh, may pera pala siya eh.
na sinasabi nila na nangurap daw sa gobyerno, eh alam nyo pala eh, eh bakit din nyo kasuhan? Diba? Bakit nyo sa kinukunik dito sa issue ngayon ng sibuyas? Okay, balikan natin sa sibuyas smuggling at dito sa hearing. Pinag-usapan natin dito pa lang kasi yung hearing sa Senado, ay sa Kongreso, doon sa Committee on Ways and Means na ipinatawag itong Michael Ma na ito. Okay? Michael Ma na kasama ng Mrs. President, ng Undersecretary Franz Imperial at ng kanyang kapatid na si Martin Araneta. Pinakita na natin yung ang picture ng kanilang office na isa lang na ipaliwanag na natin yan. So ngayon may mga nagtatanggol diyan na parang normal lang daw yun magkasama ang opisina. Okay, fine. All right. Fine, normal lang whatever kung ano yung mga palusot ninyo. Pero ang question dito, mga palangga, bakit dinidelay itong hearing na ito? Bakit all of a sudden, dito na lang siya nga ba yung Pilipino, na nakaschedule na ang hearing dito sa smuggling na ito, syempre yung Kongreso magkakalap yan, ng, di ba, nag-issue sila ng subpoena, di ba, magkukulik sila ng mga dokumento, at pinatawag yung mga witnesses, at kung, you know, mga resource person nilang tinatawag. Tapos all of a sudden, 5, 6, 7, 8, 9, like, last minute, ipapakancel ninyo. Bakit? Kasi meron kayo niluluto. Nakarating sa akin, mga hitad. Ay, nako, tumigil nga kayo. Si after flag ceremony today, okay? After flag ceremony today, mga palangga, nag-meeting si Cheloy. Okay, deny nyo to ha. Si Cheloy, alam nyo naman yung mga tao dyan mismo nag-serve sa inyo sa loob ng Malacanang, sukang-suka na rin sa kaletsihan na nakikita nila, na we witness nila, lalo na pag nagwawala ang babaeng ahas. Alright. So nag-meeting kayo mga hitad, si Cheloy, si Bukangkang at si Christine Evangelista ng ASEC ng Department of Agriculture. Bakit kayo nag-meeting kanina after flag ceremony? Para what, i-counter nyo itong mga pinapalabas natin? Kung gusto nyo talagang malinis yung pangalan ng mga sangkot dito, huwag nyong i-delay. Huwag nyong i-postpone itong congressional hearing na ito sa smuggling. Kasi doon pa lang nakikita na doon pa lang sa pagpigil ninyo na hindi man lang kayo nagpaliwanag kung ano yung reason. Ibig sabihin, meron kayong kino-cover up. At itong si Taning ngayon lang nagsalita. Bakit? Ngayon pa lang ba nabubuang yung mga script? 'Di ba? Anong sinasabi niya yung ano daw yung wala daw ebidensya. Ay, nako, magsama kayo, pagbulin ko yun ni Clarita. Ito si Clarita Carlos, kasi connect-connect na ito palangga eh. Nagsimula ito, itong mga revelasyon dito, yung pakikialam ni Mrs. President sa appointment. At itataya kong alindog ko, di ba? Hindi niya pwedeng pasinungalingan na hindi siya nakikialam sa appointment. Pumunta nga pala kayo sa page sa Facebook, ang ebidensya. Nandoon yung voice ni Mrs. President, dinownload ko. At marami pa tayong mga ida-download doon. Kaya kung gusto nyo ma-update, silip-silip lang kayo doon. Doon natin na-update yung mga ang ebidensya sa Facebook. Ngayon mga palangga, ang dami kasing kasinungalingan. Okay? Sabi nga natin na nagsama-sama tayo para ibangon muli. Pero ito umaalingasaw na. Mamaya, lalabas kayo, naghahanap kayo ng mga ano, no, yung clone ni Michael Ma. O baka mag-i-import kayo sa China, imported na Michael Ma. Well, the fact na si Michael Ma is Chinese. Ang napapansin ko lang, even yung panahon ni Pangulong Duterte, yung Michael Yang. Is that Michael Yang? Di ba? Yung sa Farmally. Ano na nga pala natapo na nangyari dun sa Farmally na yon? Mga Chinese din yung involved. Parang nakikita ko ang nagpapatakbo na lang ba sa bayan natin, hindi Pilipino, kundi mga ibang lahi na binabayaran itong mga tao na nakikiconnives sa mga taong gobyerno sa ngalan ng salapi na wala kayong pagmamahal sa bayan. You know? Wala exemption whether in the past president kasi walang naging perfect na gobyerno. Kahit ang pangapanahon ni Duterte, kinabog ko rin yan. Okay? Hindi tayo pwede magbulag-bulagan. So, ang nakakalungkot lang, alam mo kanina nagdinilay-nilay ako, sabi ko ng ganon, lagi na lang may Chinese na involved.
Ito na lang ba talaga ang Pilipinas kong mahal? Na lagi na lang yung mga pinapaupo sa gobyerno ay nakikipagsabuatan dito sa mga sindikatong ito. Ngayon, hindi pwedeng i-deny, okay, ni Clarita Carlos na hindi totoo ang sinabi ko na meron siyang Intel report. Nakalagay sa Intel report niya na ang sangkot, okay, na ang sangkot dito ay ang bayaw ng presidente na si Martin Araneta. Binasa ko na sa inyo kagabi. Yung mga hindi nakanood, ayoko na basahin uli. Balikan nyo na lang kung gusto nyo. Pero sige, basahin ko yung part na ano, na bonggang-bongga para sa ngayon na nakakanood. Okay, ito. Aha. Alam nyo, sa dami ng issue mga hitad, I wish, wala na yun. Okay, tingnan natin dito. Ito sa ano natin, sa notes. Alam mo naman, nire-rest in ano ko lahat yung mga ano natin, mga jividensya. Mga ebidensya dito mga hitad. Number 13, di ba sabi ko kagabi sa inyo, sabi mo Clarita Carlos, my report is confidential and I need to be honest. And it did not leak to anyone and it's up to you. The first lady, she's talking to the first lady and the president whether to do the right or not. The food security is one of my focuses and we need to be transparent so we can have policies against hoarders whoever they are. Tapos nakalagay pa nga, sabi ni Clarita, thank you for the generous allowance you gave me yesterday. Diba, binigyan siya ng allowance ni Mrs. President. Ngayon, mga palangga, malinaw sa sikat ng araw na may niluluto itong mga taong sangkot. Sinasabi ko sangkot, hindi ko naman sinabing convicted. Dahil inimbita sila doon sa hearing kung saan doon ay tatanungin sila, gigisahin sila. 'Di ba? Maririnig natin kung ano yung kanilang involvement, yung pagkasangkot dito sa hoarding na ito and smuggling not only sibuyas, not only asukal. 'Di ba? Ang asukal, alam ko na pinirmahan naman talaga ni PBBM yung 300 metric tons na yun. Siyempre, wala talaga eh. Kaya nga sabi ko, Mr. President, talaga bang babangon tayo o may ang sabi ni Bantag, budol-budol man. Pero ang sabi ko, budol-budol muli. Yun ba yun? Budol-budol muli. Minsan naloloka na lang ako, sabi ko, tangin ng mga dilawa na ito. Tama pala yung mga sinabi nila. Alam mo yun? Pero you know what? Ang nakakatawa, dahil mas dilaw pa yung mga nakaupo ngayon. Dahil ang dilaw, tiyan mo si Kiko, ano, si Kiko, yung mahilig sa saging. O bigyan daw ng chance si Mr. President na mamuno sa DA. O bigla nag-iibay ang tono. Hindi nyo ba napapansin? Ang mainstream media na nahimik. Ang mga dilawan, nagsasandib puwersa. Ang rappler lahat sila. Hindi pa ba hudyat yun na may nagbigay sa kanila? Nakita nyo naman, nagpa-laptop. Diyan sa Malacanang, nagpa-laptop, nagpa-smart TV, nagpa-iPhone, at kung ano-ano, pakimkim and everything. So ito'y hudyat. Dahil ako, lumaban tayo, mga palangga, lumaban ako para sa pagbangon, para sa Pilipino, hindi para proteksyonan itong mga hoarders. Proteksyonan at kawawain yung mga farmers. At patuloy na aalis yung ating mga nanay at tatay at maiwan ng mga anak, mga OFW pagdating sa Kuwait, papatayin lang nang walang kalaban-laban. Dapat nga, I don't know kung nag-order na ba si PBBM ng total. Dapat temporarily o kahit na, you know, iban na itong pagpapaalis muna sa mga OFW at bigyan sila ng livelihood program. May datos naman kayo dyan. Kung kayang mag-spend ng million-million fuel going in and out of the country, pwede bigyan siguro ng livelihood program itong mga OFW para hindi na sila umalis, para hindi na sila tumakas. Kung nakakalusot itong mga hoarders na ito, kumikita sila ng billion-billion dahil sa pang-hoard nila, pang-ismagol ba nila? Itong billion na ito, ilang OFW ang maliligtas kung ibibigay natin yung perang yun instead na mapunta sa mga smugglers? Kasi tinandaan ko yung sinabi ni PBBM, ibabangon muli ang mga magsasaka. Bibigyan, asa na yung mga yung kanilang mechanization? Asa na yung ayuda sa kanila in terms of i-improve yung kanilang pagsasaka? Eh, puro nakafocus tayo sa importation. Sabi nga ni PBBM, normal lang daw yung mga nag-hoard.
recently sa kanyang interview, di ba nakakasuka yung ganun? Parang part of the business ang hoarding. Instead na hulihin natin ang mga hoarders, dapat walang puwang ang mga hoarders. At ito yung mga tumataas na presyo, dapat merong price control. Andiyan dyan yung DTI natin. Napakadali lang naman ito eh. Pero bakit pinapayagan na patuloy na mamayagpag ang hoarder? Sabi nga naman ng IMI, diba, ang tagal-tagal na nitong ano na to, dapat makulong na sila now na. Hindi na natin pwedeng isisi kay Gloria, kay Noynoy, kay Pangulong Duterte. This is our moment. Bigyan natin ng pangil ang batas. Hulihin sila, o hindi man kagad-agad hulihin. Sabi nga, mas malupit na ito si Manang Amy. Ang sabi niya, ikulong na, now na. Ako ang panawagan ko lang, umattend. Ito si Michael Ma, doon sa hearing. Pero bakit pinostpone niyo? Bakit kinancel ninyo? And also, yung kanyang mga ka-business partner din sa China, Philippines, ay conflict of interest, katulad niyang si France Imperial. And the first lady herself, part siya ng business. Diba? Out of delikadesa, hawak nyo lahat ang negosyo. Then what? Later on, you know, dapat talaga ipahalungkat yan. Ipahalungkat yan sa China, Philippines. Yeah. Mag-house China, si Philippines Unified Enterprise. Imagine Unified Enterprise. Right? Kasi June 30 ako yan, na nandoon din sa business nitong Michael Ma. Tapos ayan, nabuti nakabalik ako. May papakita ako ngayon. Ngayon ito si Clarita, na nagsisinungaling siya, you know? Sinungaling kasi ito eh. Alam mo, nakakaawa ako dito dati eh. Pero ito nga mga palangga. Yung tungkol sa kanyang appointment, alam na alam ko yun, June 7 yun eh, pinosyo ni Chururot, kasi nasa Pilipinas ako noon, no, June 7, kailan ba ako umalis ng Pilipinas? No, June, July. No, not June. I forgot, I think, yeah, ito, tignan natin ito. Ayan, yung picture na yan. Right? Kasi June 30 ako pumunta sa inauguration. Anyway, so nakita niya yung picture na yan. Ayan yung kaibigan natin yan, si Joe Smith. Hoy, Joe Smith, di ka sumasagot sa mga message ko, ha? Magpaliwanag ka. Anong kinalaman mo dyan? Pag di ka sumagot sa akin, lulusubin kita dyan sa kung nasaan ka man. Ayan. Yung ano na yan, although pinost niya yan, hinalungkat ko sa page. Hinalungkat ko sa Facebook niya. Kahit di ka sumagot sa akin, kaya kong halungkat. Itakpan ko lang yung pagmumukha niya. Ayan. So, yung office na yan, mga palangga, sa Marlica Boljaquera, dito sa YouTube. Yung office na yan, office yan ng China Philippines Unified Enterprise, kung saan yan yung opisina ni Mayan, si Clarita. O, paano magsisinungaling? Paano hindi ko malalaman na si Mrs. President ang nag-appoint yan? Dahil ang conversation namin yan, dahil magkakasama kami ng mga yan eh. Si Chururut, kasama yan, part yan ng OFW eh. You know, alam namin yan. So alam namin kahit pa paano, uy, inappoint si ganito, uy, inappoint si ganyan. Oh, pinatawak siya ni First Lady, ganyan. So ngayon, ito yung office ni, ayan. Yan yung office pareho, oh, ng China Philippines. Ayan, ng China Philippines Unified. Ngayon, hindi ko kayo pipilitin na maniwala kayo sa akin. Wala namang pilitan to eh. Ipinapakita ko lang naman sa inyo yung relation. Na ang opisina, imagine ninyo, nung inappoint si Clarita Carlos, si Prop, na binigyan siya ng generous allowance ni Mrs. President, binigyan siya magkano? Ilang million ba Prop ang binigay sa'yo? Doon ka inappoint sa opisina, doon kayo sa opisina ng China, Philippines, yeah? China, Philippines Unified Enterprise. Imagine ninyo ha, ito, lawa-lawa ka natin. Inappoint si Clarita Carlos doon mismo sa opisina ni China, ni Michael Ma na sangkot dito sa illegal na sa smuggling. Doon ka hearing sa Congress. Kung bakit doon sa opisina nitong Chinese na ito, doon
doon magmi-meeting. Parang napakalaking paisipan sa akin. Kung wala silang kinalaman sa business nitong Chinese company na ito, na hawak lahat ng negosyo, sabi ko nga, merchandise, fuel, healthcare, tourism, name it, lahat ng maisip mong negosyo, hinahawakan itong China Philippines na to, na kung saan mga 30 lang katao ang kanilang empleyado. At doon din mismo, iminit si Clarita Carlos sa China Philippines United na yun. A unified na yun. So, mag-iisip ka. Kaya nga, para maliwanagan na ang buong bayan, Mrs. President, ilabas niyo si Michael Ma. Wag... Ayon at nagkaroon na naman na nasasabotahe talaga itong si Madama. Nagkahang siya eh. Ayon naman. Naputol. Sa opisina ni BBBM. May office naman siya. Napuntahan ko yung opisina niya dyan eh. Sa, malapit sa, saan ba yun? Nakalimutan ko. Sa may Bay Area. Sa Manila Bay. Yeah, tama ba? Basta nakapunta ako dyan noong 2018. Bakit hindi doon sa office niya or sa headquarters? Diba? Kung hindi pa nakapanumpa si BBM during that time. Kasi may opisina din naman si Madam, Madam President. Bakit doon? Kaya isang malaking palaisipan sa atin na hindi pwedeng i-deny na doon si Clarita Carlos minit sa negosyo ni Michael Ma. So, coincidence lang ba yun? Bakit doon? Tapak na nanalo na si BBM, bakit doon? Yun yung tanong. Kung wala kayong kinalaman sa negosyo ni Michael Ma na involved lahat sa lahat ng klaseng aspetong negosyo at ngayon ay na haharap dito sa isyung smuggling and hoarding dito, bakit si Clarita doon napunta sa opisina niya? Well, I'm not forcing you to believe me, darling. But pinapakita ko sa inyo yung nagather nating mga proof na dapat magpaliwanag itong mga ito. Although, pilit nila akong kinikitel ngayon ang buhay ko dito sa YouTube, ha? Talaga naman. Okay. So, wala tayong magagawa. Kahit na magbayaran nyo pa yung mga dugyots, mga mainstream media, at alam ko naman na binigyan nyo ng laptop, binigyan nyo ng iPhone 14, at kung ano-ano pa, nakita naman yan sa RTV, nakita natin nung nakaraan na talaga ang mga mainstream media isinasama na sa eroplano, kaya ngayon tahimik na sila dun sa mga isyong importante na kailangan magpaliwanag ang ating administrasyon. Tapos may magsasalta dyan, eh sino ka naman para magpaliwanag? Bakit magpapaliwanag ang administrasyon? Bakit hindi? Ibinoto kayo ng bayan. Nasasangkot kayo sa kontrobersya. At pinakita pang ebidensya si Clarita doon, nanumpa ba siya doon? Hindi, nag-meeting lang siya doon. Sa opisina ni Michael Ma. So, didedmahin na lang natin ang bayan na sumuporta, na nangarap na ibangon muli yung Pilipinas. So, maggagaguhan na lang tayo. Then, I'm not gonna be part of your kalokohan. Ilabas niyo si Michael Ma. At bakit nag-meeting si Bukangkang at saka si Cheloy after ng flag ceremony kasama ang DA? Bakit nagtatahi ba kayo? Ano na kayo, mananahi na kayo ngayon? O chef na kayo? Nagluluto kayo? Hindi kayo makakawala sa katotohanan. Even hawak nyo ang power ngayon. Nasa inyo ang power, nasa inyo ang pera, mangharas kayo, manakot kayo. Tatandaan nyo itong sasabihin ko. Hindi kayo mananalo sa taong nagsasabi ng katotohanan. Huwag nyo lang saktan ang taong nagsasabi ng katotohanan. Huwag nyo lang gamitan ng dahas, ng power to suppress and oppress. You're not gonna win, darling. Huwag nyo lang gipitin yung mga taong nagsasalita ng katotohanan. Hindi kayo mananalo. Hindi naman kami ipinanganak na magaling kayo sa, you know, PR. Katulad yung taga Manila Times, yung nagsalita, yung nagngaw-ngaw dyan, yung si Charlie Manalo, eh yung boss na si Jomar Canlas. Jomar, huwag kang ang epal. Di ba? Ano sabi mo? Ito, basahin ko. Ito, para, first time ko gawin to. First time in the history, ha? Para magkaalaman tayo kung bakit nyo ipinagtatanggol ang mga kabulukan na nangyayari sa administrasyon ni PBBM. Kung gusto nyo siyang mag-succeed, tumulong kayo para panagutin ang mga taong sumisira sa kanya.
Kaya question, we're giving him the benefit of the doubt, our first gentleman. Ngayon mga hitad, pakita ko to, hindi ko papakita, babasahin ko sa inyo. Sabihin nyo, walang ebidensya? Chutang Janina. Eto, basahin ko. Teka lang ha. Tanginan talaga mga jutang din ng mga hitan. Okay. Okay ha. Dated June 8. Okay, panawagan dito sa taga Manila Times. Okay. Kaya kayo takip ng takip sa issue nitong hoarding smuggling na ito. You know, kasi nagkikisas kayo kay Mrs. President. Hindi nyo mahal ang bayan. Kayo mga media kayo, dapat katuwang kayo ng taong bayan para magbusisi, mag-research kayo kung sino ito mga nasasangkot na ito. Hindi dapat kayo nagpapabayad. That's why I admire Rigoberto Tiglao of Manila Times. Kasi kahit na ito, nagkakaiba sila. Well, I have to say na siguro yung Manila Times, yan yung iba sa inyo, eh, hindi kayang hawakan sa liig si Bobby Tiglao. Huwag po kayo magpahawak, sir. Ito, sir, baka hindi nyo pa ito alam. Yung kasama nyo dyan sa Manila Times na si Jose Marcel Jomar A. Canlas na boss ni Charlie Manalo na nagtatanggol dito sa mga isyong smuggling na ito at nagko-cover up. Basahin natin to. Hindi, bigyan ko pala to ng may lalim. Pero ito, President, huwag natin siyang ngayon, puruhan ngayon. Patikim lang muna tayo, patikim. President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ayan, dated do, natanggap ng opisina ni PBBM ng June 9. Ayan. Sabi mo, the Manila Times, Jomar Canlas, the Philippines and the world rejoices for your landslide victory and the desire to serve the Filipino people towards unity and prosperity. Nye. Unity, your ass. Wala nang unity. Dalang nag-unite, mga smugglers, mga hoarder, at yung mga nagtatanim dyan ng red horse dyan sa Bucor. Ay, naku, ang daming issue. Naku, mga palangga. Hindi kita kaya ng powers ko. Can you help me? Ha? Kung sinong gustong tumulong dyan, mag-message nga sa akin, bibigyan ko yun ng papa-research ko sa inyo yung mga taong gusto ko ipa-research. Ay, naku, hindi kaya ng powers ko palangga. One-woman show tayo dito. Sabi mo pa dito, being a journalist, hindi ko babasahin lahat ng message. Sabi po ng Jomar Canlas ng The Manila Times, being a journalist and messenger with almost 3 decades of internal relations with the Supreme Court magistrates and the members of the judiciary, along with several legislators, speaks well of my vast experience of talent. Hanggang dun lang muna. Okay? Ano sabi mo? As such, I humbly offer myself to be part of your team as a messenger. Ang messenger na to, sabi niya, to the special concerns of Malacanang, to the Supreme Court and Congress. Oh, di ba? Presidential Assistant or Secretary of Special Concerns? Secretary of the Presidential Legislative Liaison Officer to facilitate the task. Thank you very much for giving this humble servant of yours. Lovingly yours. Sabi mo pa, forever your servant. Ayan, no? Pakita ko yung pirma mo, ha? Dali lang. Pakita ko, mga hitad. Ayan. Jomar, ha? Pirma mo. Ayan, ha? Pirma ni Jomar. Ayan, ng taga Manila Times. Ano ngayon? Forever servant ka ni Mrs. President. That's why ganun kayo mag-cover up. Huwag niyo ako inahamon. Pag para sa taong bayan, para sa Pilipino, hindi tayo dapat natatakot ng palangga. Yung mga ebidensyang yan, nakakumpile lahat yan. Pag pinatawag ako sa court of, sa court ng, yun, pag mag-file ng case, kasi mukhang wala pa, may nagsasabi, may mag-file daw ng case. Nasaan na? I'm just waiting for that, darling. Nag-anda na yung suit ko doon na bonggang-bongga, isusuot ko sa hearing. Nasuot ko sa hearing ng bonggang-bongga. Ay, naku, mga palangga, masyadong, yeah, forever servant ng mga Araneta, sabi ni Bisaya Federation. Imagine mo, is that the proper way to write a intent letter na, na mag-apply ka sa gobyerno? I am your forever servant. Tangina, kiss as ang jutang jinina. Naloka ako palangga, forever servant. I will dig in, i-extract pa natin yan. Yung mga ginagawa niya dun sa niya. Yung sinasabi niyang messenger siya. But no, I'm not ready. Bigla ko, dapat di ko siya ilalabas eh. Pero sige, nalabas na natin. Ay, Jomar Canlas, Charlie Manalo, kaya ba ganon? Kiss-ass kayo kay Mrs. President kahit dumila kayo ng kipaila boom? Kasi forever servant kayo? Mag-forever servant kayo sa Pilipino.
Not sa pangalang Marcos, pangalang Aquino, pangalang Maharlika. Maging forever servant kayo sa Pilipino. Ano nga yan? Sabi mo, sinungaling ako dito. Napahinga ng ano dyan, wine nga dyan. Glalasinga na lang tayo. Nagluloko tayo ng mga jutang jininang to. Eh. Mayor X. Ayan guys, at isa na naman itong pasabog ni Maharlika. At itong nga si Madam ay talaga namang Madam Manang Amy ay talagang nagsalita na rin. Naku po, ano ba nangyayari dito sa ating bayan? Ay puro ganyan na ang mga nangyayari sa atin. Ayan guys, dahil dyan, mahaba na naman ang ating kaya konting basa-basa na ang inyong mga comments. Sabi ni Juanito Cruz, yan si Tatay Diggs, kaabang-abang siya palagi tuwing may talk to the people. Hindi kagaya ni Pers Gentleman, BBM. Nakakaboring magsalita, puro English, salatang nambobola lamang ng tao. Mary Ann Bramahi, siguro hindi mo maintindihan ang English ni PBBM kaya naboboring ka. Hahaha, sabi niya. Juanito Cruz, Mary Ann Bramahi, hindi talaga kasi wala sa puso niya ang sinasabi. Kwento lang, pakitang tao. Agnes Velasco, si Bantag agad ang pinagbintangan. Samantala ang anak ni Remulla nakalabas ang kulungan. Ano yan? Walang evidence? Ang si Bantag ang pumatay? Nako po. Linda Cepeda, Nestor Balagtas, sana si Digong nga na lang uli ang Pangulo. Ayun, hindi naman po pwedeng ganon. Nestor Balagtas. Sabi ni Agnes Velasco, kung tatakbo ulit si Digong, presidensya pa rin ang iboboto namin. Ang alaking pinagbago ng bansa natin, lalo na sa drug war. Sa drug, sa Tatay Digong. Tess Bayram, mabuhay po kayo, Tatay Digong. God bless you more, strength and more power. Lucia Resurrection, Sir Roman, ba't ang dami nang nakikiklaim na siya ang beneficiary? Ako, akala ko si Idol FLM. Sino-sino sila? Marami talaga yan. Diba sinabi nga ni BBM na marami yan? Mga ganyan, maraming ang lumalabas. Pati nga si Tiburcio pumunta kay Idol. Si Tiburcio Villamor Marcos pumunta kay Idol, kinausap. Tess Bayram, good morning ka Roman. Sana makalabas na ang idol natin FLM. God bless us all. Rainer Colera, Lord in Heavenly Father, Holy Spirit, please help General Bantag. And please get rid of all danger and sickness. Hallelujah. Amen. Rainer Colera, weak leader nga talaga. Parang takot, walang ano. Bayan, papaano na ang maghihirap na mamamayang Pilipino? Tingala at nganga. Nakang nakupo. Tingala at nganga na lang, nakupo, sabi niya. Irenyo Gulang, Tatay Diggs, namiss ka na ng taong bayan. Brainer Colera, Solid FLM forever. We love you, Idol FLM, SWB, the signatory. I always praying for you na makalaya ka na. Sana ngayong 2023, please Lord. Hallelujah, amen. Betty Pixia, we miss you, Tatay Digong, and God bless you always. We love you always. Stay safe and sound. Unida Dimas, bakit kung ano-ano kinakalkal, why not asikasuin problema ng country, lalo na sa DA, kawawa, magsasaka, mahirap. Mahihirap, yun na nga. Pati si Ate Aimee, si Manang Aimee, talagang galit na rin. Jocelyn Peria, God bless you always, Tatay Digong, we love you more. Yan ang tunay na ama ng bansang Pilipinas, ama ng mamamayang Pilipino, God bless Tatay Digong. God bless Pilipinas.
Ito si Kid Panda, ang ating basher. Roman, si Bantag ay bata ni PRRT. Alam natin yan. Lahat yan yon. It's up hanggang makarating sa Supreme Court for finality. About BBM, kasalanan ng lahat na bumoto kay BBM. What will happen now? Pera ako dyan. I'm not feeling guilt. For me kasi, Lacson ang pinakahinog talaga. Kaya lang majority mga BBM. So, frustrated na inaasahan malayo sa Apo Marcos PEM. Itong basher natin eh. Oh, pero dahil basher nito ni FLM, si Kid Panda eh. Angelina Salamanca, we really do miss our beloved PRRT. His love, kindness, and compassion towards the Filipino people, a brilliant leader of the Republic of the Philippines. Jonit Madria, good evening Roman at sa lahat, FLM lang ang malakas. Lipad Dagila, lipad na Yahoo! Ayan si Tyle, walang kinatatakutan. Kahit sino man, ganyan yan sa Davao. Takot ang mga tao, gawaan ng mga masama, iba, yan, Tatay Digong, go, go, go. Mabuhay Pilipinas, God bless you and your family. Ayun mga guys, at hanggang sa muli, ang iyong kaibigang Roman Carinuel TV, muling magbabalik. Yung isda, dilawan, no? Dilaw na dilaw yung isda.